baka hindi mo nga alam, isang baka ikaw rin yung dahilan kung bakit nagkahiwalay sila. And then kaya lang isabi ng lalaki sa'yo na wala na kami ng asawa ko. Yes, hiwalay na kami, pero hindi mo alam is dahil sa'yo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? Magandang gabi sa inyong lahat yan. So nandito na naman tayo, usapang pag-ibig pa rin syempre. So ito mga utol, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, Kabet and the Legal Wife. Paano mapagtagumpayan? Yun. So ito mga utol, magandang topic rin ito. Kasi yun nga, maraming naglalabanan o nag-aaway, ha? Kabet versus original. Kasi kagaya din sa pinost ko sa aking Facebook page, yes, doon ko rin napag-alamanan, yun nga, which is nagsiaway, hindi naman talaga natin masasabi na nag-away, kundi parang nagdidebate. Ha, yung legal wife and then versus the kabet, which is yung mga mistress. So, ganito mga utol, tuturuan ko muna kayo kung ano talaga ang mga magandang gawin at saka i-explain ko sa inyo. Ha, para malaman nyo rin kung ano yung mga dahilan, kung bakit nagkaganito, yes, o bakit mga ba may mga kabet. Well, una sa lahat, para sa mga kabet, yes, hindi naman ako against talaga sa inyo. Pero yun nga, ang pinag-uusapan natin dito is kung paano ninyo mapagtagumpayan. Which means na kapag sinabi natin nga mapagtagumpayan, ibig sabihin may happiness. Yes? So ito ngayon, ha, paano ka ba magiging happy kung ikaw naman ay isang kabet? Yes, kasi ganun utol, bibigyan ko muna kayo ng scenario. Ha, based na rin ito sa mga nakakausap ko, sa mga clients ko, at saka sa mga nababasa ko. Ha, na lalong-lalo na sa mga usap-usapan din ng aking mga kaibigan. Na yun nga, kung ikaw ay isang kabet, yes, kailangan is malaman mo kung ano yung magiging future mo. Ha, sa lalaking ito. And then ito, bago mo sana pasukin, ha, na magiging kabet ka, lalong-lalo na kapag alam mo na may asawa. And then dinerezo mo pa. Unang-una sa lahat utol, may masisira ka na pamilya. And then yung pangalawa dito is may masasaktan ka, which is yung mga kabataan o yung anak nila. So yung iba kasi isip parang hindi nag-iisip eh. Ha? Alam niyo ba kung ano yung iniisip nyo? Pansariling kaligayahan nyo lang. Selfish yung tawag sa inyo. Ha? Dahil mahal mo siya, dahil gustong gusto mo siya. Yes, puro kagustuhan mo pero hindi mo iniisip kung ano yung kasunod na mangyayari. Kapag nagkatuluyan kayo ng lalaki niya, ha, ng original, di ba? May katuluyan kayo ng asawa niya. So, paano ngayon yung pamilya nila? Paano ngayon yung anak nila? Nasira yung pamilya nila dahil sa'yo. Ha, yung tinatawag na kabet. Yeah, so, Kuya Kiko, what if ngayon, ha, kung huli ko na nalaman, ha, na which is may asawa pala siya, yes, hindi niya sinabi kasi yung buong akala ko, si hiwalay na sila. Well, ngayon utol, ngayong alam mo na, ano yung next move mo? Kuya Kiko, kaso napaibig na ako eh, napamahal na ako. So ganun nga utol, kahit mahal mo na yung tao, ha, pwede mo pa rin itong kalasan o pwede ka pa rin umalis sa sitwasyon na ito. Kasi ngayong alam mo na na mali kasi, di ba? Mali yung pagiging pagkakaampid o mali yung pagiging pagkakabet, lalong-lalo na sa may isawa dahil may nasisira ka. So alam mo na ngayon na mali, oy, kailangan is umatras ka na. Ha, kailangan isang bigyan mo na ng barricade o bigyan mo na ng barrier na uy, hindi pwede to, may asawa pala to, hindi ko alam. Instead na ipaglaban mo utol, humingi ka ng patawad sa Diyos, humingi ka ng pasensya. Ha, Lord, hindi ko alam na may asawa pala to, hindi ko rin sadya, ha, na makasira ako ng pamilya. Kasi meron nga rin ako nababasa sa comment section na nobody's perfect, yes, lalong-lalo na sa mundo natin, lalong-lalo na talaga sa pamumuhay natin dito sa mundo. So ganun nga utol, oo, wala nga perfecto. Pero ha, kung alam mo naman na mali yung gawain na ito, bakit mo pa idideretso? Yes, kasi ito mga utol, hindi ko ito ginagawa, ha, para lang sa mga original na magiging happy sila, para maging maayos yung pamilya nila. Isa rin dito na tinutulungan ko is kayo. Ha, kasi yun nga, ha, okay lang ba sa'yo na magiging ganun na lang? Ha, hanggang kabit ka lang utol? Yes, ang paningin ko dito sa mga kabit, ha, is nakakaawa. Yes, I pity you mga utol, ha, sa mga kabit dyan. Kasi walang-wala na ba talaga? Ha, so okay na lang sa'yo na makipag-ampid
Ha? Sa may asawa na? Okay lang naman sana kung hiwalay na sila bago ka pumasok. Yes, na matagal na silang legally separated o may kasunduan na sa barangay o kung ano man dyan. So okay lang yun. Ha? Na at least wala kang naapakan kasi tanggap na yung lahat-lahat. Pero ito ha, kung may inaapakan ka and then huli, kahit huli mo na nalaman, eh may naapakan ka na utol eh. Ha, and then sabihin mo pa na, kaso Kuya Kiko, napamahal na ako. Oo, napamahal ka na. Pero kailangan istigilan mo, utol. Kasi una sa lahat, hindi ka rin maging masaya. Kasi ha, okay, nagmamahalan kayo ng asawa niya. Pero may gumugulo kasi nandyan may asawa eh. May inaapakan kayo eh. Ha, balik na rin natin, what if kung sa'yo ito nangyari? Ano yung magiging reaction mo, di ba? Mas lalo ka talaga nga manggagalaiti, mas lalo ka magagalit kasi naapakan. Ha, yung ego mo. Naapakan yung pride mo. Uy, hindi pwede to. Alam niya na nga na may asawa, bakit niya pa kinukulit yung asawa ko? Di ba? For sure na ganun din yung gagawin mo. So sa mga kabit dyan, na which is mas matapang pa, dahil na yung buong akala ninyo is kayo yung pinakamamahal, yes, kasi una nyo talagang pinapanindigan dyan is, Kuya Kiko, kaya nga siya naghanap, di ba? Kaya nga siya naghahanapan ng maikabit niya dahil hindi niya mahal yung first wife o yung original. Ganito yan, utol, ha? May sasabi ko sa inyo, hindi yan totoo. Yes? Kaya nga sila nagsama ng matagal, di ba? Kaya nga humantong sa kasalan. Ibig sabihin, may pagmamahal doon. Ha? Ang nawala lang naman doon is yung pagkaroon niya ng interest at saka attraction sa asawa niya o sa wife niya. Ha, yun lang naman yung nawala. Kaya ito mga utol ha, hindi ko rin maisasabi na mahal ka niya. Yes, kagaya ng sinabi mo na ako yata na yung mahal niya, Kuya Kiko. Kasi diba, kaya nga siya naghanap pa eh. Hindi ko masabi utol na mahal ka niya. Kasi una sa lahat is kung mahal ka niya, dapat tinapos niya muna. Ha, yung dati niya. Yes, kasi ganun nga utol ha, hindi mo lang alam na ikaw yung magiging biktima dito. Ha, what if kung hindi pa siya tapos dito, and then, ikaw isang pinasok niya, ha, nagkaroon kayo ng relasyon, hindi ka ba talaga masasaktan? Diba? Malaking pagdudusa rin ito na, uy, ano ba ito? Ano bang pinasok ko na relasyon? Nagiging kami pero may inaapakan pala ako. So, hindi ka ba nakukonsensya sa ganun, utol? So, ganun nga, hindi ka rin talaga maging masaya kasi in the first place is may naaapakan kayo. Kahit sino ba naman na legal wife na hindi masasaktan? Masasaktan syempre, pero saludo pa rin ako sa mga legal wife dyan na pinapaubaya na lang kasi alam nila yung worth nila. Yes? Alam nila kung paano respetuhin yung sarili nila and then alam nila ha, kung gaano sila kahalaga. Kaya pinapaubaya nila yung asawa nila, sige hayaan mo na sumama sa kabit. Ha, hindi na sila naghahabol. Kasi ramdam din nila ha, na sila yung legal. Sila yung may hawak ng lahat kahit mamatay pa yung asawa nila. Wala kang makukuha utol kung ikaw yung kabit. Yes? Wala kang mana na makukuha, lahat pa rin ay mapupunta sa original o sa legal wife. So namatay na lang yung asawa, namatay na lang yung lalaki mo, no, which is nakipag-ampid ka doon, yes, hanggang kabit ka pa rin. O di kaya isang okay lang ba sa'yo na kahit ikaw kung mamamatay ka man? Ha? Okay lang ba sa'yo na mamamatay kang kabit? So hindi utol. So nakakaawa kayong mga babae na nakikipag-ampid lang. Maraming lalaki naman dyan na single ah, na walang sabit, bakit doon pa sa may asawa? Kahit ngayon, kung ngayon mo lang nalaman na may asawa, bakit hindi mo pa makuha na mag-pull away? Kuya Kiko, kasi hindi naman ganun kabilis eh, nakadali na umatras ka agad. Oo, utol ha, hindi ganun kadali, pero kung ikaw mismo is wala kang gagawin sa pag-atras mo, kung nandyan ka pa rin, nag-move forward sa kanya, talagang mahihirapan ka. So talagang mawawasak mo lang din ha yung relasyon nilang mag-asawa. Kaya mo ipinaglalaban din kasi dahil sa pinagsasabi ng lalaki na ikaw yung mahal ko, hayaan mo na yun. Ha, hindi ko na mahal yun. Kaya nga ako naghanap ng iba, di ba? Kaya nga ako nanligaw sa'yo, di ba? So naniwala ka naman ha, na hindi mo alam isang pampalipas oras ka lang, na hindi mo alam na nawala lang siya ng interest at saka attraction sa asawa niya, na once na mapanumbalik yon ng asawa niya, ha, na nagpa-sexy siya, yes, hindi na siya gaano naghahabol, yes, tinaas niya yung respeto niya sa sarili niya, and then, kapag umangat na yung level of interest ng lalaki ulit sa kanyang legal wife, yes, maiiwan ka lang utol. Ibig sabihin, is parausan ka lang kung ano yung pagkukulang sa asawa niya o sa wife niya.
Pero yun nga utol, kahit balibalik na rin natin, asawa niya pa rin yun. Wala ka pa rin karapatan. So paano ba mapagtagumpayan? Well yun nga, tinuturo ko sa'yo, kailangan mong atrasan. Kung alam mo na may pamilya yan o kung alam mo na may asawa yan. Kung alam mo, ha, na nagsasama pa sila. O baka hindi mo nga alam, isang baka ikaw rin yung dahilan kung bakit nagkahiwalay sila. And then kaya lang isabi ng lalaki sa'yo na wala na kami ng asawa ko. Yes, hiwalay na kami, pero hindi mo alam is dahil sa'yo. So ganun nga utula, kung gusto mo talaga maging masaya, yes, umatras ka o kumalas ka dyan. Yes? So yun ang pinakasagot natin kung paano mo mapagtagumpayan, ha, yung kaligayahan. Kundi huwag kang makipag-ampid. Yes, kasi una sa lahat is makasalanan ngayon, ha, nasa 10 commandments yun utol, which is may kasalanan ka o may malaking kasalanan ka sa Diyos. Once na sinadya mo na o once na dineretso mo pa, kahit alam mo na. So yun nga, mas mainam na umatras ka na lang, and then hindi niya naman hawak yung buhay mo. Kahit sabihin pa natin na Kuya Kiko, ayaw niya akong ibitawan eh. Ayaw akong pakawalan ng lalaki. Pero ganun nga utol, ah, wala naman yung buhay mo sa kanya. Hindi niya naman hawak yung buhay mo. Ikaw pa rin yung pwedeng makapag-desisyon. Ha, may right ka pa rin utol na mag-decide talaga. Na pwede mo siyang i-block, na huwag nang kausapin. Yes? Kasi kung lalayo ka utol, wala na rin magagawa yung lalaki. Once kasi na nakalabas o makalabas ka dyan, magiging happy ka utol, ah. Wala ka pang naaapakan. Wala ka pang konsensya na mararamdaman. Wala ka pang pagsisisi. Yes, malay natin, baka makahanap ka pa ng single. Pero Kuya Kiko, eh, parang malabo na talaga na makahanap ako ng single dyan. Well, ganito utol, ha. Huwag mong madaliin yung relasyon. Kung ano yung meron is dapat makontento ka. Kung single ka man, eh ano ngayon? Asikasuhin mo na lang o ayusin mo na lang yung buhay mo. Ha? Kung nakagawa ka man ng kasalanan dati na nakipag-ampid ka sa may asawa, yes, bumawi ka. Ha? Sa pamamagitan na huwag kang gumawa ng kamalian o kasalanan. Ayusin mo yung buhay mo. Yes, palaguin mo kung ano yung meron ka. Magnegosyo ka na lang dyan. Huwag mo na lang nga madaliin yung relasyon. Kung ano lang yung meron, edi yun. Kung may manligo man sa'yo, well, at isa ngayon is alam mo na. Ha, kasi may lesson ka nang nakuha sa dati. Uy, baka may asawa to. So, tignan ko muna. Pero kung single utol, yes, so doon mo na idiretso. Uy, okay to, man na may dumating pa. Ha, na single pa pala. And then, mas lamang pa. So, ganun nga utol, ha, mas dito ka paliligaya. Kaysa ipagpatuloy mo pa na may naaapakan kayo. And then, yun nga, ang buong akala mo, isang ikaw talaga yung pinakamamahal niya. Pero ito utol, ha, mark my word. Yes, may kasalanan ka na sa Diyos. Dahil alam mo na nga nakasalanan is ipinagpatuloy mo pa rin. Ha? So yun ang mga utol, sana yung nakatulong talaga yung video na ito. And then sa mga kabit at saka sa original dyan. So ngayon sana alam nyo na kung ano talaga yung mga papel ninyo. Ha? Huwag nang ipilit, lalong lalo na kapag kasalanan lang naman. So yun, ha, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!